in Ephesians chapter 6, verse 12 to 13. For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Ang pag-uusapan naman natin ngayon about battles is about the spiritual battle. Sabay-sabay natin sabi, spiritual battle. Alam niyo po, ito ngayon na nararamdaman namin mag-asawa, nararamdaman ko po personal, na ngayon may transition nangyayari sa ating pong church, may transition nangyayari sa akin personal, nararamdaman ko po there is a spiritual battle na nangyayari. Pag sinabi po natin spiritual battle, ano ho ang definition na to, nito? What is spiritual warfare? Spiritual warfare is the act of fighting against Satan when he tries to keep us from God's calling. Mararamdaman mong ikaw ay nasa spiritual warfare or battle kapag ka nararamdaman mong hinahadlangan ni Satanas ang iyong calling. Ikausap po ba ako rito? Sabi mo nga sa katabi mo, naniniwala ko na may calling ka kay Lord. I do believe that each and every one of us ay hindi aksidente na narito ngayon, nakakilala ka sa Diyos, kundi may dakilang plano ang Diyos sa'yo. Hindi ka pinanganak ng wala lamang sa mundong ito, kundi nandito ka sa mundong ito sapagkat merong assignment ka kay Lord, may task ka sa Panginoon, may pinagagawa sa'yo ang Diyos. At yung pinagagawa ng Diyos na yan ay dakila, kamangha-mangha, at magbibigay ng kaluwalhatian at kaluguran sa Diyos. Pero ang kaaway, sabi-sabi nga natin sabihin ang kaaway. Ang kaaway ho natin ay hindi laman at dugo. Ang kalaban natin ay si Satanas. At pilit niyang gusto niyang hadlangan ang calling na yan. The enemy comes to kill, steal, and to destroy. So when we are pursuing Christ, he tries to accomplish all of those things. Though encountering spiritual warfare is difficult, God uses it to grow us even closer to Him. Hindi po madali ang magdumaan sa spiritual warfare. Kami po mag-asawa, in the middle na meron pong transition nangyayari, ito lamang last, ano may Friday meeting namin, we have a meeting together with the National Councils ng ating JTG Church International for the transition na mangyayari. In the middle of our meeting, nakatanggap po kami ng message mula doon sa ating Pastora Sheila na yung aming anak na si Zander ay walang tigil yung pagdudugo ng ilong. Maya-maya naman, hindi pa nag-aalala pa lang si Mami, tumawag na siya actually agad kay Pastora Sheila. Bilang binalita naman ay si Elise ay may lagnat. 38, ano yun? Point, dan yung balita niya? 39. 38.9, napakataas ng lagnat niya. Tapos di siyempre, bilang mga magulang, bilang mo nag-meeting ka together with the National Council para doon sa transition na mangyayari. Tapos may mababalitaan kang ganon. So nag-aalala kami. So nagmamadali kaming umuwi pero kailangan pa kami magkaroon ng lunch together with them. Kumain na kami mabilis, tumakbo na ho kami. Pero bago kami umalis sa lugar, nagsasakyan kami, nag-pray kaming dalawa, Lord, we declare, nararamdaman namin may spiritual battle. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan akala natin, kasi hindi natin nakikita yung kalaban eh. Akala natin wala, pero meron tayong hinaharap na labanan. Amen. So naramdaman namin there is a spiritual battle na nangyari. Nag-pray ho kami, nag-review kami, nag-claim kami. And then pagdating namin dito, pagbukas sa pagbukas ng pinto, sinalubong naman kami nung isa natin manggagawa. At ang sabi, Mami, Daddy, nagbigay po ng letter yung may-ari ng building. Eh, never po nagbibigay ng letter yung may-ari ng building. First time. Sabi, bigla kami nagtinginan, ano kaya yung letter na yon? Di ba? Alam mo yung, maaaring magsabay-sabay na isipan na papalisin na ba kami? Ano ba mangyayari? May letter, first time for 7 years natin nandito, walang letter na binibigay yung may-ari. So parang isipin namin, may sakit yung anak, merong aharapin kami sa building. So tumatakbo kami pataas. Sabi ni Mami, nasa lang letter. Sinalubog kami ng mga bata. Salamat sa bakit yung prayer namin,
pagtingin na pagpasok namin sa pintuan, naglalaro yung mga bata. Pagbasa naman namin ng letter, alam nyo kung ano nilalaman, nagtaas lang tayo ng 10%. Although, siyempre, another challenge yan. Pero mararamdaman mo talaga that there is a spiritual battle that is happening right now. At ito ang kailangan din nating maintindihan kapag dumarating ang spiritual battle sa buhay mo. Ano ang kailangan nating gawin? Ito yung mga bagay na biglang nanghihinang yung spirito nang walang dahilan. There's spiritual battle. Bigla kang tatamarin, pumunta sa gawain. Nanya kayo? May nakakaranas ba kayo minsan ng masigla ka lang kahapon sa gawain, tapos meron kayong J-group kinabukasan, pero biglang tatamarin ka na? Parang marami atang ganun dito, ha? Tama? May battle ka nararamdaman. No, sumasakit ang ulo mong hindi mo alam ang dahilan. Maaring merong kinalaman sa physical na nasakit mo, pero there is something in your spirit. Alam mo, may spiritual attack ang kaway. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat malaman mo kung sino ang ating kalaban. Number one, in spiritual warfare, learn your enemy. Sabi mo nga sa katabi mo, learn your enemy. Ephesians chapter 6 verse 12, balikan natin yun. For we wrestle not against flesh and blood, sapagkat tayo'y nakikipaglaban hindi sa laman at dugo. Kaya kung may kalaban ka man, listen, wala yung laman at dugo. Kaya kung may hinaharap kang kaaway at may laman at dugo yan, hindi yan ang kalaban mo. Hindi biyenan mo ang kaaway mo. Hindi yung kapitbahay mong inis na inis ka. May kausap ba ako ngayon? Hindi yung bayaw mo na sinisiraan ka. Hindi yung hipag mo na nakikita pa lang yung mukha mo, parang, no? Nakikita pa lang kayo, eh, naiisip mo pangalan yung pangalan niya, eh, parang naiinis ka na. May kausap ba ako rito? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi tao ang kalaban natin. Malino na sinasabi ng Biblia. Hindi laman at dugo ang ating kalaban. Now listen, tingkay lahat sa akin. Kasi kailangan mong matanggap ito eh. Hindi tao ang kalaban mo. The moment you accept that it is not man or woman that you are against, na hindi siya ang kalaban mo, maaawa ka na ngayon sa tao. Hello? Hindi ka naa-atake sa tao. Kasi hindi, sabi mo, isang tabi mo, hindi taong kalaban mo. Bagamat, ginagamit maaari ang tao, hello? Pero hindi tao ang ating kalaban. Ulitin mo, yugyugin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi tao. Huwag kang mainis sa tao, huwag kang magalit sa tao. Oo, minsan kasi, tingin kayo lahat sa akin, nagiging minsan emosyonal tayo. May kausap ako? Siyempre, no? Kapag may marinig ka ba naman against sa'yo? Hello? May ma-post na parang may patama sa'yo. Maiinis ka na. Parang ako pinariringgan nito, ha? Alam mo, ha? Diba? Pero again, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So listen, ang ating kalaban is Satan, and his demons is our enemy. Naintindihan niyo ba yon? Kung hindi ka naniniwala kay Satanas at sa demonyo, hindi ka rin naniniwalang may Diyos. Kasi talagang, kung may Diyos, may talagang may Satanas sa demonyo eh. Sinabi ng Biblia na may kalaban talaga tayo. Na kailangan nating makita na ito yung ating dapat talunin. Harapin. Amen ba? Makikipagbaka tayo sa kanila. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 8. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion,
looking for someone to devour. Sabi rito, magbantay kayo. Maging alerto kayo sapagkat ang inyong kalaban is a great enemy. The devil, he prowls around like a roaring lion. Para siyang leong umaatungal. Hindi siya totoong leon, umaatungal. Madalas manakot. Roar! Yung buso kong anak, si Elise, kapag sinabi mong lion, roar! Gaganon bigla yun. Kami naman mag-asawa, kunyari matatakot. Pero alam namin, pag gumaganon siya, cute na cute kami sa kanya. Kaya pagka tinatakot ka ng kaway, sabi sa katay mo ka matatakot. Kasi para lang siyang leon, wala siyang pangil, wala siyang bangis, wala siyang lakas, wala siyang magagawa sa'yo. Amen. Pero kailangan tayong magbantay. Amen ba? Kasi pag hindi ka nagbantay, at may atake sa'yo ang kaaway, gagamitin ng tao, mainis ka sa tao, magkakaroon ka ngayon ng maling puso. Magkakaroon ka ngayon ng negatibong reaksyon, hello, doon sa sitwasyon mong hinaharap, pero hindi mo alam, si Satanas yun. Espiritong masama yun. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 2, verse 11? Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Sabi rito, huwag nawang mangyaring magkaroon ng advantage ang kaaway sa inyo. Bakit? Dapat alam natin yung kanyang devices. Alam natin yung kapamaraanan niya. Hindi tayo ignorante. Ano ba ang kapamaraan ng ginagamit ng kaaway? John 10:10 letter A, the thief, our enemy, comes only to steal, to kill, and to destroy. Ito yung devices niya. Ito yung kanyang scheme. Ito ganito yung gusto niya gawin. Magnakaw, pumatay, at manira. Kaya anumang bagay na may pagnanakaw, anumang bagay na may pagpatay, anumang bagay na may pagsisira, yan ay gawa ng kaaway. Mapapansin mo, kayo mag-asawa, nasisira ang inyong relasyon, mayroong atake ang kaaway dyan. Hello? Nawawala ka ng kagalakan sa paglilingkod, nininanakawan na pag nakagalakan sa puso mo, kaaway yan. Amin ba? Hindi ka nagiging masaya sa iyong anak, hindi ka nagiging masaya sa paglilingkod mo, nawawala ang iyong joy, nananakawan ka ng joy, yan ay may kaaway. Si Satanas ay kumikilos. Amen ba? So kailangan alam natin kung sino ang ating kalaban. Sa spiritual battle, hindi ka magbabattle na inaaway mo yung kapitbahay mo. Hindi yung makikipaglabanan ka sa post. Hello? At minsan yung iba ayaw sa FB message, FB kundi gagamit sa Twitter kasi hindi makikita ng nila pastor. Hello? Ha? Kasi yung iba dyan sa Twitter bumabanat. Kasi alam nila walang Twitter daw sila pastor. Ay! Akala nyo lang wala. Wala talaga eh. Meron pa ikaw, mami? Meron yata eh, no? O pero walang lihim na hindi nabubunyag. Sabi sa katabi mo, mabubuko ka rin. Kapag yan ang ginagawa mo, mali yan, kapatid. Hindi ka dapat makipaglaban sa tao. Amen ba? Kundi makita mo ang kaaway ang ating hinaharap ay si Satanas. Now, isang karakter na makita natin kay Satanas, ang kaaway ay mandaraya. Sabay-sabay nga natin sabihin, ang kaaway ay mandaraya. Nakita ko yun. Kita niyang bilis nakuha, di ba? Ulit tayo, sabay-sabay sabihin, ang kaaway ay mandaraya. John chapter 8, verse 44. He speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Nagsasalita siya ng kanyang sarili, native. Ito yung kanyang nakagisdang lingwahe. At ano yon? Mandaya, magsinungaling.
paano umatake ang kaaway? Listen to me, tingkay lahat sa akin. Kapag may spiritual battle na nangyayari sa buhay mo, na may pag-atake si Satanas o ang mga demonyo niya, ang gagamitin niyang isang bagay ay pandaraya. Pagsisinungaling, makakarinig ka ng mga salita, mga bagay na magkocondemn sa'yo. At alam mong, pag may nangyayaring ganyan, may spiritual battle. Nalala ko, din nung pagkamatay ni Bishop Mami, matinding kalungkutan ang dumating sa amin. Ako personal, siyempre, nanay ko po siya. Tindi nung aking pagdadalamhati. Actually, pagpasok ko pa lamang doon sa kwarto, na kasi birthday ni Mami Manel nung namatay ang ating Bishop Mami. Papunta na kami doon sa, actually nasa parking lot na kami ni Mami para sa aming lunch date mag-asawa. Celebrate namin yung kanyang birthday. Alam niyo, ito nangyari, no? Sabi ko, nagpa-parking na kami. Sabi ko, Mami, wag lang sanang may mag-tumawag. Biglang nag-ring yung phone. Sabi ko, kasi pa-parking na kami, no? Mag-i-enjoy kami bilang birthday niya. Sabi ko, wag lang sanang may tumawag. Biglang, kring! Kring! Ganun ba yung ring ngayon? Lumaya tayo na. Kring! Old school. Kring! Di tingin na kami kasi si Ronnie yung tumatawag. Sora Ronnie. Nung pagsagot ko, sabi niya, Kuya, punta ka na rito. Wala na si Bishop Mami. Wala na si Mami. Siyempre, bilang nadurog yung puso ko, iyak ako ng iyak sa daan. Iyak ako ng iyak. Pagpunta ko ng bahay, diretso na kami, hindi na kami kumain. Paano ka makakakain nun, di ba? Diretso kami ng bahay, nakita ko yung katawan ni Mami, iyak lang ako ng iyak. Pero sa kabila ng yon, naalala ko yung ginawa ko sa tatay ko eh. Yung kanyang katawan, niyayakap ko, then nag-pray ako. Sabi ko, Lord, salamat sa buhay ng tatay ko. Naalala ko yon, ginawa ko rin kay Bishop Mami. Abang umiiyak ako, nagpray ako, Lord, salamat sa mami ko. Pray ako, Panginoon, salamat dahil binigay mo siya sa amin. Pinahiram mo yung buhay niya sa amin. Pagtapos nun, eto na, marami ng mga lies na maririnig ka. Kami magkakapatid, nagkaroon ng iba't ibang mga isipan. Bigla akong nakaisip na, kaaway yan eh. Nakakaano ko na parang, mga kapatid ko, parang mayroong iba't ibang konsepto. No? May iba't ibang agenda, yun ang naiisip ko. Na parang, kasi may mga lumalabas, eto yan ah, ang kaaway, sasakyan niya, nakikinig kayo? Tunog, eto, kailangan natin kasi mangyari dito, sa spiritual battle na hinaharap mo, matuto ka paano mag-discern. Nandiyan kayo? Ang kaaway, sasakyan kahit isang salita para masaktan ka. Para madiscourage ka. So may mga narinig akong salita at gustong sakyan ng kaaway, pumapasok sa puso ko ngayon. Mga salitang against sa akin, against sa mga bagay-bagay, na nakita ko na parang masakit ito ha. Hindi kayo? Hindi ko na didetalye eh, kasi magiging mga marites kayo eh. Pero ang kaaway ay mandaraya. Sabay-sabay sabihin, si Satanas ay mandaraya. Kaya huwag kang maniniwala sa bulong niya. Pagka gusto kayong sirain mag-asawa dahil sa mga bulong na narinig nyo, i-rebuke nyo agad. May kausap ba ako rito? Pag magkakaroon ka ng sama ng loob sa tao, misa nang hirap kontrolin kasi tao ka rin. Kaya you have to be above in natural realm. Kailangan maging angat ka sa natural na nararamdaman at nakikita mo. Ikaw sa bako? So marami mga salita ako narinig, marami mga kung ano-ano, nagdamdam ako, kami mag-asawa, nagpe-pray. Well, lahat pa lang yun, maaaring haka-haka lang. Isang ganun, di ba? Nag-aaway kayo mag-asawa sa mga salitang haka-haka lang. O sinakyang ng mga salita na hindi naman yun ang ibig sabihin. Hello? Totoo ba? So yun ang kaaway. Gusto niya mandaya. Sasabihin niya sa'yo, hindi mo kaya. Wala kang magagawa. Mahina ka.
Ganyan ka lang talaga. Bakit mo pinit? Maraming salita ang kaaway, pero gusto kang dayain. So ano kailangan? Fight through discernment. In times that you have a spiritual battle, you have to fight through discernment. Madiscern mo, ito ba ay sa Diyos? O ito'y taktika lang ng kaaway para guluhin yung isip ko at puso ko? May kausap ako ngayon? Amen. Sabi sa katabi mo, fight through discernment. Tayo'y makikipaglaban sa pamamagitan ng pagdi-discern. At paano tayo magdi-discern? Listen to me, church. I'm teaching you right now how to face and fight your spiritual battle. Ang pagdi-discern ay hindi yung gagamit ka ng bolang bilog. Ano nga ba nangyayari? Hindi ganon. Hindi yung maghahanap ka ng horoscope, babasahin mo, amalas ka ng pula, swerte ka ng dilaw. Eh, nakapula ka nung kaya pala. No, fight to discernments comes from knowing the Word of God. You will discern ito ba'y sa Diyos at hindi, ito ba'y sa kaaway, sa pamagitan na nalalaman mo ang salita ng Diyos. Madi-discern mo, ay hindi ito sa Diyos. Kasi hindi itong kalooban ng Diyos. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo ang pangako ng Panginoon. Yun ang iyong pinangahawakan. At sa pamamagitan ng alam mo ang salita ng Diyos, madidiscern mo, hindi ito galing sa Diyos. At ang salita ng Diyos yan ang ating sandata. Our weapon. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. Ephesians chapter 6 verse 17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya kailangan ang armas na dala-dala mo sa pakikipaglaban, sa spiritual na labanan, ay ang salita ng Diyos. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus nang hinarap niya si Satanas, pagkatapos na siya'y mag-ayuno ng 40 days and 40 nights, siya'y dinala doon sa ilang, at ang dami mga pandarayang salitang ang gustong sabihin ng kaaway sa kanya. Pero ano sinabi ni Jesus? It is written. Lagi yun ang kanyang binabanggit sa tuwing merong sasabihin atake ang kaaway sa kanya. It is written. Nasusulat. Sabi nga natin, it is written. Yan ang delikado eh. Kaya marami sa atin ang nahihirapang magtagumpay. May kausap ako rito? Sa spiritual battle, sapagkat walang Word of God sa puso mo. Eh bakit naman kasi mas busy ka pa sa kaka-Facebook kaysa mag-aral ng Word of God? Listen to me. Isang bagay na pwede nating gawing practice, mag-memorize ka ng Word of God. Amen ba? Sabi sa atin mo, memorize the Word of God. Kasi yan ang gagamitin mo kung paanong ginamit ni Jesus. Matthew chapter 4 verse 4, verse 7, verse 10, be gone, Satan, for it is written. Yan ang sinabi niya kay Satanas. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay ng bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kasi gusto siyang dayain ng kaaway. Gutom ka na, gawin mong tinapay ang batong ito. Then discernment, not only from the Word of God, is also, you will fight the enemy through discernment from a transformed life. Kailangan kasi talaga ang buhay natin. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Sino may natututunan ngayon magsabi ng amen? Kasi whether, listen to me, whether you like it or not, whether you believe it or not, you will face as a Christian a spiritual battle in your life. Haharap at siguradong haharap ka sa labanan ng spiritual. Kasi gusto na kaaway, hadlangan ang calling mo. Gusto na kaaway na hindi ka gamitin ng Diyos kasi alam niya, may design ang Diyos sa buhay mo. May assignment ang Diyos sa buhay mo. At kapag nangyari yon at nilakaran mo yon, grabe ang magiging impact mo sa kaharian ng Diyos. Kaya anong gagawin niya? Lahat ng kapamaraanan ay gagawin niya. Pero kailangan ma-design mo yan. Amen. Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
then you will be able to discern. Pag ang isipan mo, puso mo'y nabago, nadidiscern mo'y. Di ba naalala nyo ba? Nung tayo hindi pa Kristiyano, hindi natin kayang i-discern yung masama at mabuti. Tama? Wala lang sa'yo ang bisyo. Parang piling mo lahat naman may bisyo. Tama? Pero nung nakakilala ka sa Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon sariling tagapagligtas, nagkaroon ka ng bagong isipan at puso, na-discern mo na, uy, hindi na ito tama. Bandang huli nga, totoo ba ito? Sa mga talagang gusto makasunod kay Lord, di ba? Pati yung maliit na bagay na alam mong nakapagbibigay ng kapighatian o kalungkutan sa puso ng Diyos, nadidesign mo na. Tama? Yung dating okay lang naman kung kumuha ka ng 10 band paper sa opisina nyo. Ngayon, hindi na. Ha? Xerox machine niya, inuuwi mo. Dati, badewala lang sa'yo kahit manghiram ka ng ballpen at hindi mo susole. Ngayon, uy, hindi nga pala ah. Di ba ganun? Ay, kung hindi kayo ganun, ha? Yung ballpen, hindi sa'yo. Di ba, pag bukatlat mo ng bag mo, ay, ito nga pala yung ballpen na hiniram ko doon kay ano. Kahit na 10 or 5 pisong ballpen lang yon. Pero alam mo na, ay, hindi akin to. Hello? Yung iba? Ay! Grabe na hiniram mo, ayaw pang ibalik. Pinariringan ka na nun ng hiram, yung hiniraman mo eh. Ay, kamusta na yung hiniram mo? Hindi ka pa nalalaban eh. Pero nakakasampung beses mo nang sinusuot. Pag hindi ka na-transform, wala ka ka-discernment. Totoo ba? Pero pag transform ang buhay mo, makakaroon ka ng discernment. Hindi tama ito eh. Hindi ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Sumunod, learn your enemy dito sa spiritual battle, the enemy's tactic of persistence. Sabay-sabay nga natin sabihin, the enemy's tactic of persistence. Ibig sabihin, isang bagay na ginagawa ng kaaway na dapat nating makita, ang kaaway ay makulit. Sabay-sabay nga natin sabihin, makulit ang kaaway. Hindi hinto yan. Walang time out kay kaaway. Kanya kayo? Wala yang yung magpapahinga muna kami at hayaan muna natin siya. Ito ang totoo. Tingin kayo lahat sa akin. Tingin. Kapag wala kang nararamdamang atake ng kaaway, baka kasi magkakampi na kayo. Hello? Pero, kung nakasusunod ka at yan ang nais mo, makasunod sa katwirang kabanalan at kalooban ng Diyos, siguradong aatakihin ka ng kaaway. At isang bagay na dapat mo makita kay Satanas, makulit ang kaaway. Naalala niyo ba si Samson? Na isang lingkod ng Diyos sa Bible, nang siya ay ginagamit para palayain Israel mula doon sa oppression na ginagawa ng mga Pilisteo, binigyan siya ng kakaibang lakas ng Diyos. Pero alam din na kaaway kung paano babagsak itong si Samson. Mahina si Samson sa babae. Pero anong ginagawa ni Satanas? Paulit-ulit siya. Basahin natin, ha? Judges 16 verse 15 to 17 o mga hukom, 16, 15 hanggang 17. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. Tatlong beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mo sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas? Kasi tatlong magtatanong ito si Delilah, iba yung kanyang sinasagot. At sisigaw itong si Delilah kasi sabi, alagyan mo ko ng taling bagong-bago, ganyan. May instruction ba si Samson eh? Di ginawa naman, pinainom niya si Samson. Yan din ang ano sa mga umiinom eh. Baka meron pa niyang nalalasing, ha? Born again ka na. Sabi sa atin, born again na tayo. Wala nang born again na naglalasing.
Wala nang born naging umiinom pa ng alak. Hello? Sabi ng Bible, huwag kayong iinom na makakalasing sa inyo at makasisira ng inyong pamumuhay. Bagkos, mapuspos kayo ng Santong Espiritu. Eh, ito si Samson, makulit. Uminom, nalasing. Di ba? Eh, mali naman yung kwento niya kay Delilah. Aga, nandiyan yung mga Pilisteo, ba? Pinupunit lang yung tali. Parang sinulid lang. Tatlong beses na, nakulitan na itong si ano, si Samson. Araw-araw, ayon ang inuulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya sinabi na niya ang totoo. Bumagsak din si Samson. Dahil bakit? Ang kaaway ay makulit. Sabi sa katabi, huwag kang maging Samson. Pag kinukulit ka ng kaaway, huwag kang maiinis. Diyan ka babagsak pag nainis ka eh. Hello? Makulit ang kaaway. Sabi sa katabi mo, makulit ang kaaway. Huwag kang mainis. Control your emotion. Amen? Kukulitin ka? Okay ha? Teka lang, pastor. Pagka kinukulit ba ako ng kaaway, nandiyan sa harapan ko yung kaaway na demonyo, malaking sungay, may hawak na tinador, at may buntot na mahaba, kinukulit ako. Hindi. Gagamit yan ng sitwasyon. Gagamit yan ng tao. Okay? Kukulitin ka. Sagutin mo na ako. Ang tagal ko na nang liligaw sa'yo, isang linggo na. Ang tagal, no? Kukulitin ka niyan. Ano ba sa tuwing nagkikita tayo? Hindi ka namang, ano ba naman? Kiss lang naman dito sa... Para namang, ikaw naman, mahal mo naman ako, di ba? Kukulitin ka niyan. Naalala niyo si Joshua? Genesis chapter 39 verse 10. She kept putting pressure on Joseph day after day. But he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. Huwag tayo maging tulad ni Samson kapag kinukulit, naiinis, bumagsak. Maging tulad tayo ni Joseph, kinukulit ng kaaway, pero ano, tinakbuhan ng tukso. Babagsak tayo kapag ka, listen to me, kapag tayo ay nainis sa pang-iinis ng kaaway. Mangungulit kasi yan eh. Kita nyo si Joseph, araw-araw, Joseph, sipingin mo na ako. Maliligo pa yan, no, magpapabangos Joseph. Eh, ang ganda-ganda ni ano, nung asawa ni Potipar. Joseph! Yung iba dyan, di pa nga kinukulit eh. Siya na nga nangungulit eh. Hay! Ganun din si ano, Goliath. Represent the enemy. For Samuel chapter 17, verse 4 and verse 16, then Goliath, a Philistine champion from Gath, came out of the Philistine's ranks to face the forces of Israel. For 40 days, every morning and evening, the Philistine champion, the Goliath, strutted in front of this Israelite's army. Walang ginawa itong si Goliath, kundi manghiyaw ng manghiyaw. Manakot ng manakot, araw-araw. Kasi bakit? Ang kalaban ay makulit. Amen ba? Kaya huwag kang bibigay. Sabi sa tabi mo, hawakan mo yung balikat niya. Hawakan mo yung kanyang kamay. Sabi mo, huwag kang bibigay basta-basta. Huwag kang bibigay. Pag kinukulit ka, alam mo, atake yan ng kaaway. May kausap ba ako rito? Ha? Kinukulit ka, may atake ang kaaway sa'yo. Alam mo, atake ng kaaway ang huwag kang bibigay. Mga kababaihan, mga kabataan, huwag kayong basta bibigay. Huwag, panghawakan nyo ang salita ng Diyos. Panghawakan nyo yung kabanalan na ibinigay sa inyo ng Panginoon. May kausap ba ako rito? And then in the middle of the attack of the enemy, tulad ni David, ang kulit-kulit nito ni Goliath, anong ginawa ni David nung hinarap niya si Goliath? Diba sabi niya, ikaw, Filisteo, diba? Sabi niya, pubugutan ko ang iyong ulo.
At anong ginawa nito ni David? Inalala niya sa harapan ni Saul kung paano niya napagtagumpayan ang iba pang labanan. Sabi niya, no, doon kay Saul, hinarap ko na po mga oso, hinarap ko na po mga leon, nagtagumpay ako, magtatagumpay din ako sa gulayat na yan. So learn to remember your testimony in the time of your battle. Sa panahong may labanan ka at makulit ang kaaway, kapatid, alalahanin mo kung paano ka pinagtagumpay ng Diyos. Alalahanin mo yung mga panahong may atake ang kaaway sa iyo, pero ikaw ay nagtagumpay. Sabi ni David, ang dami ko na pong hinarap na laban, pero naalala niya, sabi niya, kaya ko rin pong harapin yan. Amen? Kaysa panahong may laban ka, kapatid, sabi sa katabi, sa panahong may kalaban ka, kinukulit ka ng kaaway, alalahanin mo yung testimony mo. 1 Samuel 17, verse 37, David added, "The Lord who delivered me from the claws of the lion and the bear will deliver me from the hands of the Philistines." Why? Bakit napakahalaga ng testimony sa mga nangyari sa atin? Sabi ng Revelation chapter 12, verse 11, "And they have defeated Satan by the blood of the Lamb and by their testimony." Sa panahong may atake ka, alalahanin mo, Lord, marami na rin kaming pinagdaanan na laban, pero sinamahan mo kami, ginabayan mo kami, pinagtagumpay mo kami, at alam ko, Panginoon, magtatagumpay din po kami. Sa pagtatapos, balikan natin yung talatang binasa natin, Ephesians chapter 6, verse 12 to 13, "For we are not fighting against flesh and blood, enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Therefore," sabay-sabay nga natin sabihin, therefore. In conclusion, doon sa pakikipaglaban natin in the spirit realm, "Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm." Listen to me. Huwag kayong matatakot sa panahon kayo may laban. Do not be afraid. Stand firm. Isuot ang baluti ng pakikipaglaban. May battle. Isuot ang baluti ng pakikipaglaban. Amen? Huwag kang matakot sa iyong kalaban. Sisindakin ka niya, bubulyawan ka niya, tatakutin ka niya, marami siyang mga scheme na gagawin, pandaraya, pagsisinungaling, pero alam mo, kasama mo ang Diyos, tagumpay ka na. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay na tayo. Deuteronomy chapter 20, verse 1, "When you go out to war against your enemies and see horses and chariots and an army larger than your own," parang napakalaki na kalaban, overwhelming ang labanan ninyo, "you shall not be afraid of them, for the Lord your God is with you." Kasama natin ang Diyos. Amen ba? Yun ang pinakamahalaga eh. Pag alam mong kasama mo si Lord, ano man ang atake ng kaaway, tumayo ka lang. Withstand. No? Stand firm. Stand strong. Hold your ground. Sabi ko sa tabi, hold your ground. Isuot mo ang baluti ng pakikipagdigma, helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of readiness to preach the gospel, no, the sword of the spirit, the shield of faith. Lahat ng yon, pera sa sword of the spirit, is, ano yon, defense. Yung helmet, shield, belt, breastplate, no, yung shoes, lahat ng yon ay para sa defense. And your only offense is the sword of the Spirit. Gamitin yung word of God. Pag may atake sa inyong pamilya, basahin mong word of God. Recite the promises of God. Use the mighty name of Jesus in the name of Jesus. Because the name of Jesus is the name above every name. Pagka binanggit mo pangalan ni Jesus, para yung nuclear bomb sa kampo ng kaaway. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Do not be afraid of them. Kahit ang dami-dami niyong hinaharap na laban, sapagkat I will be with you. Kasama natin ang Diyos. Gamitin ang word of God. Magpakatatag. Sabi sa katabi mo, magpakatatag.
Hindi ito yung time na listen, ha? Pag may labang kayo, susurrender ka, aayaw ka. May labang kayong mag-asawa, isusurrender mo asawa mo, ayoko na sa'yo, maghiwalay na tayo. No. Fight for your husband. Fight for your wife. Pagka merong nangyayari sa iyong anak, fight for your children. May nangyayari sa iyong ministry, fight for your ministry. Fight for your destiny. Ilaban mo yung destiny mo. Ilaban mo ang calling mo sa Diyos. Ipag-pray mo ang iyong anak. Ipag-pray mo ang iyong asawa. Ipag-pray mo ang iyong negosyo. Magdeklara ka ng pangako ng Diyos. Sabihin mo pangalan ni Jesus sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang kaaway ay walang magagawa. Yes, mag-a-acting siya na parang ang laki-laki niya. Yes, mag-a-acting siya na parang makapangyarihan siya at kaya kanyang ma-overcome. No, higit ka pa sa kaaway. You are greater than Satan. He that is in you, Jesus Christ, is greater than anything that is in the world. Basta kilang spiritong tinanggap mo. Eh sabi mo sa katabi mo, hindi ka talo. Hindi ka kailanman malulupig ng kaaway. Stand firm. Stand your ground. Ito yung totoo. Ito yung dapat kong gawin. Yun ang stand firm eh. Ito yung dapat kong gawin. Ito yung totoo. Ngayon makakarinig ka sa kaaway. Huwag kang magbigay. Itago mo yan. Ano mang bagay, listen to me ha, ng huwag kang magbibigay, ano mang salita na magdadamot ka, hindi sa Diyos yan. Hello? So stand firm. Sabi sa'yo ng kaaway, itabi mo yan. Itights mo yan. Lord, sa'yo to, Lord. Eh. Sabi ng kaaway, hindi, maiintindihan ng Diyos yan. Alam ng Diyos na kailangan mo magbayad ng kuryente. Nandiyan kayo? They stand firm. Use the word of God. Teka lang, ano ba sabi ng salita ng Diyos? Hindi ako nagtitiwala sa kanino man kundi sa Diyos. Ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa aking inaasahan. Stand firm. Hindi ka pwedeng, ay oo nga, no. Baka maintindihan ni Lord. Gamitin ko muna. Hello? Stand firm. Amen ba? Hindi yung may nag-text lang sa'yo, hindi yung may nag-smile lang sa'yo, ang bubulong kaaway. Yan na. May crush sa'yo yan. Baka kayo na. Ito na yung pagkakataon mo. Magdidig kayo niyan. Ayoko na dagdagan. Anya kayo? Stand firm. Hindi ako natatakot. Hindi ako nag-aalala. Merong ebang ibinigay sa akin. May ada na binigay sa akin. Hello? Huwag kang bibigay. Nag-message lang sa'yo. Mag-meet tayo. Hello? Di kinabahan ka na. Mag-meet. Kanya kayo? No, stand firm. Baka itutokso ng kaaway ito. No, Delilah ito. Gusto kong kunin ang anointing ko. Ang calling ko ay madistract. Kanya kayo? Tulad ng sinabi ko noon, uulitin ko. Listen to me. Pag tinutokso ka ng kaaway o ng babae, hindi dahil pogi ka, kundi may anointing sa buhay mo na gustong kunin ng kaaway. Kanya kayo? Amen? So stand firm. Hindi pwede ito. Kailangan manindigan ako. Suot mo yung helmet of salvation. Sa isip mo, ligtas na ako eh. Sasabihin na kaaway, hindi ka pa ligtas. Hindi, ligtas na ako. Amen ba? The belt of truth lagi mong isuot. Kasi pag wala kang belt, hubad ka. Kahihiyan ang mangyayari sa'yo. So lagi mong suot yung katotohanan. Panindigan mo kung anong totoo. Amen? And then doon sa dulong-dulo, hindi ko na babanggitin lahat na ito ha. Sabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 18 sa verse 32 slides. Ephesians 6:18, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the people of God. Sabi rito, at manalangin kayo sa espiritu. Ganito tayo lalaban sa battle ng Espiritu. Tingnan nila sa akin, dito ako magtatapos. Keep on praying. Pray in the Spirit. Pag hindi mo nararamdaman, o hindi mo naunawaan kung ano yung nangyayari, hindi kayang abutin ng yung isipan yung nangyayari, spiritual battle, ang daming nangyayari sa paligid mo, ang daming mga salita, kung anong-ano,
mag-quiet ka, stand firm, then pray in the Spirit. Hindi mo kayang i-attend ng words and then speak in tongues. Siya ba, yada, yada, bahan. Koya, yada, ba, yada, yada, yada. Hindi, sabi ng Bible, pag speaking tongues ka, pinalalakas mo yung sarili mo. Ini-encourage mo yung sarili mo. At may mga salitang hindi mo naunawaan, pero naunawaan ng Espiritu ng Diyos. Amen ba? Strengthen your spirit in the Lord pag may battle ka, Lord. Siya, daya, bababa, handa. Mag-pray ka. Pray. Consistently mag-pray ka. In all occasions, sa lahat ng pagkakataon, manalangin ka. And then, ano sabi doon? Be alert and always keep on praying. Maging alerto ka. Teka lang, may nangyari dito. Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pray. Amen? And for all the people, kahit yung kalaban mo, kahit yung ginagamit ng kaaway, kahit yung sinakyan ng kaaway, ipag-pray mo pa rin. Amen? Hindi yung a-atake ka sa laman, talo ka agad. Sa spiritual battle, be alert and always keep on praying for all the people. Sa lahat ng tao, ipag-pray mo sila, Lord. Panginoon, ang aking asawa, ang aking anak, ang aking kapatid, ang church, lahat ipag-pray mo. Amen? Use the word of God. Use the name of Jesus. Ang spiritual battle na yan, listen to me, tagumpay na tayo dyan. Victory is always ours. Ang tagumpay ay sa atin na. Sabi sa katabi mo, ang tagumpay ay sa atin na. In Jesus' name. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Nakakaranas ka ba ngayon ng spiritual battle in your life? Amen? Parang hindi ka aware, pero ang totoo, mayroong labanan. Buksan mong yung isipan at puso sa nangyayari ngayon sa'yo. Baka may atake ang kaaway sa'yo. Amen? Fight through discernment. Madiscern mo, ano nangyayari ngayon? Gusto ko bang i-discourage sa ministry? Gusto ba panghinain ang iyong pananampalataya? Gusto bang ilayo ka sa destiny at calling mo kay Lord? Sa panahong may spiritual battle, listen to me, church, lalo kang maging spiritual kay Lord. And as we worship the Lord, ay lahat ay pumikit. May nararamdaman ka bang spiritual battle ngayon sa iyong pamilya? Sa iyong negosyo? Sa inyong mag-asawa? Sa inyong mga anak? Sa ang area ng buhay mo ngayon na may atake ang kaaway? Gagawin niya ng kaaway sapagkat yan ang plano niya, yan ang gusto niya mangyari. Nakawan ka, sirain ka, i-destroy ang iyong calling kay Lord. But stand firm. Stand firm. Magpakatatag ka. Ulit ko, listen to me, magpakatatag ka sa Diyos. Huminga ka ng malalim sa oras ito at sabi ng Panginoon, stand firm! Magpakatatag ka, kapatid! Huwag kang matitidag! Isuot mo baluti ng pakikipagdigma. May labanan! Isuot mo yung baluti ng pakikipagdigma. And always pray in the Spirit. Right now, mananalangin po tayo in the Spirit realm. Oh, hallelujah. I know, marami sa atin dito may spiritual battle kang hinaharap sa iyong buhay. But greater is He that is in you than Satan that is in the world. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I feel the anointing of the Lord right now. Oh, siya yabaha.